Kung buraot ka, dapat huwag kang titigil na animal ka. Focus ka lang sa pagiging buraot mo. Talent yan eh. Talent yan na bigay sa'yo ng mga sangkaterbak na mga animal na hayop ka. Huwag mong sasayangin. Perwisyo yan eh. Perwisyo yan. Pagpatuloy mo lang yan, kapirwisyuhan mo sa kapwa mo. Malay mo, dyan na matapos yung buhay mo, di ba? O at least, magkaroon ka agad ng kapayapaan sa sarili mo, di ba? Ayaw mo ba nun? Kaya focus ka lang sa pambuburaot mong hayop ka. Huwag mo sila alalahanin. Huwag mo silang intindihin. Bakit? May pang-intindi ka ba? Hindi mo nga alam yung salitang intindi. Di ba wala kang feelings, wala kang konsyensya, wala kang hiya, makapal lang yung mukha. Kaya mas kapalan mo pa. Try mong sampal-sampalin gamit yung chinelas mo na Rambo. Pag sumakit, ibig sabihin, may pakiramdam ka, congratulations. Yung buraot is the founder of all negativity traits in this world. General term yan ng mga kurakot na walang konsensyang gabaan sana. Mga chismosang napasma yung mga bunganga. Mga pakialam merang walang kwenta. Mga tamad na ayaw magtrabaho ang lalaki naman ng mga katawan. Mga sipsip na mahahaba yung uso. Mga mayayabang na feeling immortal dito sa mundo. At marami pang iba. In general, mga buraot sila. Yan yung meaning ng buraot na nagmula sa aklat ng mga animal na ako ang may likha. Kayo mga buraot din kayo, request kayo na request, hindi nyo ako pina-follow. Follow nyo ako. Ako yung ginagalita ng mga kapitbahay ninyo eh. Request kayo na request sa kanila, sa akin nagagalit. Anong tingin nyo sa akin, robot? Animal ako, hindi ako robot, kaya may pakiramdam din ako. Kaya kung buraot ka, huwag kang tumigil sa kapapansin mo. Papansin ka eh, ha? Ang pangit ng ugali mo. Sige, pagpatuloy mo lang pagiging buraot mo hanggang sa ma-feature ka sa KMGS. Sa Suko, sa Rafitulpo. Madam Jessica, paki-KMGS nga itong mga buraot na ito. Masyado ng perwisyo sa mundo eh. Ha? Paki-KMGS nga, sama mo na rin ako. Kahit ako na lang yung mag-act na yung... Kunyari ako yung may bahay. Tapos sila yung kakatok ng madaling araw. Mga buraot, di ba? Tapos gigisingin ako ng disoras ng tulog ko. Tapos mag-aalaga ako ng mga aso. Isang daan agad para ipahabol ko agad. Aywan ko lang. Kung hindi magkandarapa itong mga buraot na ito. Sige nga, sige nga. O, di ba buraot ka? Dapat kaya mo yan. Matigas yung mukha mo eh. Matigas yung panga mo. Kahit sampalin niya ng iilan, hindi talaga tatablan. Matigas ka eh ha. Matigas pati ang konsensya mong animal ka. Sige, tuloy-tuloy mo yung pambuburaot mo. Hanggang sa maging wala ka na talagang kakwinta-kwintang hayop ka. Ang galing mo mamburaot, dapat burautin mo rin ang sarili mo. Para maramdaman mo rin yung feeling na binuburaot ka nung nasa paligid mo. Try mo rin kaya. Ibunggo mo yung ulo mo sa kahoy. Tignan natin kung matibay ba talaga. Aywan ko lang kung hindi magdugo yung buraot ka. Papansin ka. O sasabihin mo naman, perfect ako. Hindi ako perfect, may nag-request lang nito. Animal ako. Maraming akong pagkakamali, kaya animal ako eh. At eh, sinishare ko sa'yo. Sinishare ko sa inyo. Malay niyo matauhan kayo. Ako nga, imbis na matauhan, naging animal ako. Tuwang-tuwa. Hindi ako perfecto. Huwag ganun.